Medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakakapag-update dito sa ating rabbitan. Ayan, medyo lumawak-lawak na po ito. Dumami po yung mga cages. Ayan, na-decongest natin yung mga cages na nandito. Pero at the same time, nakakalungkot po dahil itong dumaang mga summer months, napakainit po dito kaya may mga ilan kaming mortalities. So, siguro in total, may mga namatay kaming mga rabbits na mga 6 siguro, 7 na mga breeders na. Pero itong mga nandito ay mga anak na nila, naglalakihan na, ayan o. Diba? So, mga 3 months to 6 months na yung iba dyan. And they are already ready to breed by next month. Ayan sila. So, mga ano yan, mga pure Californian rabbits. If you're looking for rabbits din na pang breeding ninyo, we can help you out. I can spare you a few of these. Although, meron pa tayong mga cages doon na mga empty pa. So, pupunuin natin yan ng mga breeders. And, meron din tayong mga Angora rabbits. Ayan, yun pa rin yung mga Angora rabbits. And sadly, 2 beses na nganak itong Angora rabbit na to. But they died for some reason, no? Wala kasi ako dito noon. Pero na-report nila, Jepoy, na namatay lang yung mga anak ng mga Angoras. And, ayan, basically, yan po yung mga updates dito sa rabbitan natin dito. Nandito rin yung ating 2 Transylvanian rabbits. Yung Transylvanian rabbits po natin, ginamit na po natin to cross with the Californian rabbits. Ito po yung Transylvanian rabbit na male and female. Or is that the female? Ito yung male. Anyway, ayan na po sila. Medyo lumalaki na po sila. Nagkaroon sila ng galis. Oo, sila lang po yung nagkagalis sa lahat. So, ginamot pa po namin sila. Ayan. So, yun lang yung problema sa Transylvanian rabbits. And medyo napagtanto ko na mahirap din talaga para sa mga rabbits yung mainit ang panahon. Ngayon, summer, ano na, tapos na yung summer months, tag-ulan naman. So, may mga trapal-trapal tayo dyan. Hopefully, makapag-breed na ulit tayo ngayon. Hopefully, hindi na sa kanila ganun ka-stressful. And alam nyo ba yung naputol yung puno na to? Na ang laki-laki ng shade niya dati, talagang nag-cause yun ng stress dahil biglang naging direct na yung sunlight na tumatama sa mga bubong na yun. Tapos ito, dinagdag na namin ito for the extension ng rabbitry. So, after this pilot, no, na pilot farming ng rabbitry, I hope na mailipat din namin ito sa permanent rabbitry farm natin somewhere sa Binangunan or maybe Tanay. Okay, so yun lang po yung update ko sa rabbitry natin. I hope na ma-inspire kayo, mag-rabbit na rin kayo.